Sino dito sa inyo yung pakiramdam mo wala kang pag-asang umasenso? Kung sa tingin mo, it makes sense yung mga pinagsasabi ko, pwede mong subukan kasi malay mo, makatulong sa'yo. Baka magbago yung buhay mo, di ba? Walang sisihan. Di ba? Pag nagbago yung buhay mo, pag umasenso ka, pag gumanda buhay mo, huwag mo kasi sisihin. Ikaw may gawa niyan. Sino dito sa inyo yung pakiramdam mo wala kang pag-asang umasenso? Parang saklap naman ng ano na yun, nung tanong ko na yon. Ang sakit mo namang magsalita. Pero honestly, kasi di ba, pwede mong sabihin hindi, pero ikaw bahala ka, magiging honest ka sa sarili mo or hindi. It's up to you. No? Yung pakiramdam mo parang wala ka namang pag-asang umasenso. Bakit? Kasi kurakot yung gobyerno eh. Kasi nanakaw yung mga politiko. Kasi mahirap ang Pilipinas. Kasi walang opportunity dito sa Pilipinas. Kasi hindi ako matalino, hindi ako nakapagtapos, hindi ako magaling, pangit ako, hindi ako gwapo, hindi ako maganda. Di ba, wala akong koneksyon, hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling magbenta, hindi ako marunong magnegosyo. Di ba? Kaya wala akong pag-asa kung masenso. Ang daming maisip na dahilan para doon. So, sino dito sa inyo yung masasabi mo honestly na naramdaman mo yun or naisipan mo yun at some point of your life na parang wala ka namang pag-asa kung masenso? Lalo na dito sa Pilipinas, third world country, mahirap yung bansa natin. Swerte-swerte lang yan eh. Malas ako eh. Hindi ako yayaman dito. Hindi ako asenso dito. Malas ako eh. Kung ganyan yung mga paniniwala mo, yun yung isa sa mga rason bakit ka nagihirap. So ngayon, pag-usapan natin itong tatlong money mindset na nagpapahirap sa'yo. Actually, marami pang ibang money mindset. Pero dito na muna tayo magsimula sa tatlong bagay na to. Kasi ito yung para sa akin pinaka-common. At ito yung madalas kong marinig. At ganito rin ako dati. Pag-usapan na natin yung number one na money mindset na nagpapahirap sa'yo. Number one is yung paniniwala na money is the root of all evil. Sino dito sa inyo naniniwala ka doon? Money is the root of all evil. Pera ang ugat ng kasamaan. Kung pinaniniwalaan mo yon, yun ang isa sa mga rason bakit ka naghihirap financially. Bakit ka palaging kinakapos, bakit wala kang palaging pera, bakit ka palaging nagkakautang-utang. Kasi yun ang pinaniniwalaan mo. And unfortunately, hindi naman natin kasalanan. Most of the time, hindi natin kasalanan. Ganun din yung paniniwala ko dati. Pinapasa-pasa lang sa atin yan eh. Hindi ito about sa sisihan kung sino nagpasa. Wala na tayong pake doon kasi wala na tayong magagawa. Kaya natin na magawa is baguhin natin sa atin para tama na yung ipapasa natin sa susunod na generasyon. Even sa Biblia, hindi naman yun ang sinabi. Ang masaklap pa nito, kung sino pa yung mga nag-claim na relihiyosong tao, sino pa nagsasabi nito? Relihiyoso daw sila pero mismo ang Biblia din nila binabasa. Ang sinabi doon sa Biblia is the love. Yung pagmamahal sa pera, yun ang ugat ng kasamaan. Hindi yung pera alone. Kasi money is just a tool, palagi nyo itong tatandaan. Ang pera, wala naman buhay yan eh. Ang pera is just a tool. Just like this is smartphone, this is just a tool. Itong mouse na to, tool lang lahat ng yan. So nakadepende sa tao kung paano mo siya gagamitin. Most of the time, para saan ba yung smartphone? Pinakamadala, social media, pwedeng games, pwedeng entertainment, di ba? Pwedeng sa negosyo mo, pwedeng sa trabaho mo. Pwede ko rin itong iba to sa'yo. Pero para dun ba ang smartphone? Naintindihan niyo ba? That's the same with money. Here comes the money! Here we go! Money is just a form of exchange. Diba? Binabayad natin para ma-exchange sa atin ng goods or services. At ganun din sa atin, tinatanggap natin para ipalit natin ng goods or services. Nagiging masama o mabuti ang pera, depende sa gumagamit. Katulad ng sinasabi ko kanina, ang smartphone, bato-bato. Para dun ba ang smartphone? Diba? Hindi. So, yun ang ibig kong sabihin. Kung ikaw ay masamang tao, pag nagkaroon ka ng maraming pera, mas magiging masama ka pa. Kung ikaw ay mabuting tao, pag nagkaroon ka ng maraming pera, magiging mas mabuti ka pa. Ina-amplify lang ng pera kung sino ka, hindi ka niyan binabago. Ngayon, may mga nagsasabi na, babaguhin ka ng pera. Hindi totoo yun. Okay, ang totoo ay ilalabas ng pera kung sino ka talaga. Which is na-experience ko yun before. Nung wala akong pera, tatahi-tahimik ako, pero nung nagka-pera ako, yumabang ako. Mayabang na ako dati. Wala lang talaga akong maipagmayabang. Kaya tatahi-tahimik lang ako. That's the same with money. Ngayon, ang nagiging problema kasi, if naniniwala ka na masama ang pera, masama ang mga mayayaman, kasi yun yung palagi mo napapanood sa telenovela, di ba? Palaging kontrabida yung mayaman, di ba? Tapos palaging bida yung mahirap, di ba? Nagpapapaniwala ka sa mga ganong kalokohan, ikaw gusto mo bida ka. So, ano ka? Mayaman o mahirap? Mahirap kasi feeling mo bida ka eh. Dahil kakapanood mo ng mga walang kakwenta-kwentang basurang telenovela na palaging kontrabida yung mayaman, palaging bida yung mahirap, ikaw gusto mo bida ka, mahirap ka. So, ang tingin mo sa mga mayaman, masama. Samantalang madalas wala ka namang kakilala sa personal na mayaman talaga. Kung may kakilala ka man, hindi mo talaga siya kilala, ang tingin mo lang sa kanya masama kasi yun yung napapanood mo sa telenovela. Tama, correct, or right? Kasi ang dami kong kakilalang mayaman. Sana all! May mga masasamang mayaman, yes, meron. Pero sa dinami-rami ng kakilala ko, personal, ha? Personal kong kilala na mga mayaman, kukunti lang sila. Yung mga masasamang ugali. Tapos ang masaklap pa, kung sino pa yung mahirap, sila yung masasamang ugali.
Hindi ko rin sinasabing lahat. Huwag tayo mag-generalize. Pero kalokohan kasi yun eh. Kaya huwag kayong magpapaniwala doon sa mga napapanood nyo sa telenovela. Kalokohan yun. Kasi yung mga sinabi ko kanina, di ba? Pag magkaroon ka ng time and financial freedom, pabili ka ng sarili mong bahay. Masama ba yun? Para sa family mo. Para may matiro kayong matirahan. Para hindi ka nabahain. Di ba? Para hindi ka na nangangamba na baka palayasin ka kasi nagre-renta ka lang. Makapag-travel ka all around the world kasama yung family mo, parents mo. Ma-experience yung mga magagandang bagay. Mabili mo yung mga bagay na gusto mo, na matagal mo nang pinapangarap. Masama ba yun? No. Eh, gusto mo yun, di ba? Gusto mo yung mga bagay na yun? Ito pa, makatulong sa mga tao. Mag-donate ka sa charity. Gusto mong magawa yung mga bagay na to. Pero paniniwala mo, hindi, money is the root of all evil. Masama yung mga mayayaman eh. Paano ka magkakaroon nito? Paano mo ito magagawa? Eh, kailangan ng maraming pera nito. So, yun yung isa sa money mindset na nagpapahirap sa'yo. And para sa akin, mas pinaniniwalaan ko pa, the lack of money is the root of all evil. Bakit may mga taong nang-hold up? Bakit may mga taong nagnanakaw? Bakit may mga taong gumagawa ng masama para kumita ng pera? Kasi kulang. Kapag marami kang pera, mas mabuti kang tao, mas marami kang magandang mabuting magagawa. So, kailangan mo nang ayusin yon. Money is not the root of all evil. Money is just a tool. And number two, money mindset na nagpapahirap sa'yo. Social climbing. Yung pinipilit mo na sumabay sa mga kakilala mong mayaman talaga or may kaya talaga para maging bilong ka sa kanila. And ito, alam ko, mahirap to. Kasi ginawa ko rin to dati. Ito mga sinasabi ko sa inyo, ito rin yung pinaniwalaan ko, ito rin yung ginawa ko dati. Kaya alam ko yung ano feeling, alam ko yung pakiramdam na experience ko tong mga bagay na to. Alam ko ding mali. Kasi nung inayos ko to, yan nakatulong sa akin para magawa ko maging successful. Okay, social climbing. Bibili ka ng mga bagong gadget, bibili ka ng bagong damit, bibili kang branded na damit para magpa-impress ng ibang tao. Kahit hindi mo talaga kaya, walang problema sa pagbili ng mga ganong bagay. Magandang smartphone, flagship na smartphone, di ba? Bumili ka ng flagship na laptop, branded na damit, walang problema doon. Kung meron ka talagang sapat na pera para doon, hindi yung mangungutang ka para lang mabili mo yun. Hanggang sa malugmok ka na, di ba? Ang ganda-ganda ng damit mo, ang ganda-ganda ng smartphone mo, ang ganda-ganda na nakikita nila sa iyo sa labas, pero yung bank account mo, wala naman, negative pa. Doon nagiging supply. Ito yung isa sa mga reason bakit marami naghihirap financially kasi baliktad yung utak nila pagdating sa pangangapital at saka sa gastos. Para sa kanila, yung bagong smartphone, magandang smartphone, para sa kanila, investment, supply. Mas importante na bumili ng bagong smartphone kaysa mga pital. Mag-aral kung paano magnegosyo or mag-aral kung paano magkaroon ng mga panibagong skills para kumita ng mas malaki. Yun, gastos yun. Diba? Bumili ng libro, bumili ng audiobook para mag-aral, bumili mag-enroll sa mga online courses, umattend ng seminars para mag-improve yung mindset and skills. Gastos ang tingin ng mga mahihirap doon. Pero pag ito, investment yan. Yan ang dapat gastusan, branded na damit. Dapat gastusan. Kaya mahirap. Ulitin ko, walang masama dyan sa mga material na bagay na yan. Kung meron ka talagang sapat na pera na pambili doon. Ang mindset ko kasi kurot. Anong ibig sabihin nun? Hindi dakot, kurot. Ito, principle sa mga Chinese to eh. For example, meron akong gustong bilhin na smartphone, 20,000. Dapat ang pera ko 100,000 o 200,000. Kung 200,000, 10% lang yun. So kung meron akong 200,000 na pera, bumili ako ng 20,000 pesos na smartphone, meron pa akong 180,000. So kurot lang. Hindi ko mararamdaman yun. Magkaroon ng emergency, magkaroon ng kailanganin ko ng pera, hindi ko kailangan benta yung smartphone ko kasi may 180,000 ako. Ang kabaliktaran nun, yun yung ginagawa ng maraming Pilipino, kaya naghihirap. Gusto ko ng smartphone. Na 20,000 pag nagkaroon ng emergency, pag nagkaroon ng kailangan ng pera, benta si smartphone. Pero mabibenta mo pa rin ba ng 20,000 yun? Hindi na. Kasi bakit nila bibili sa'yo ng brand new? Ginamit mo na, bibili na lang ako doon. Bakit brand new yung pricing mo? Mas mababa mo na may bibenta kasi depreciating value yung mga ganitong bagay. Laptops, smartphone, di ba? Sasakyan, depreciating value, bumababa yung value niya pagtagal. Yun, dakot. 20,000 yung halaga ng smartphone, tapos 20,000 lang yung inipon, tapos yun ang binili na. Dinakot, inubos. Para saan? Ma-impress sila sa'yo? Para saan? Makita nila na yung smartphone mo may mansana sa likod, tapos walang namang laman yung bank account mo? Okay, so yun yung kailangan natin na baguhin sa sarili natin. Yung pag-impress sa ibang tao. Wala tayong dapat i-impress kundi sarili natin. Yun yung palagi nyo natatandaan. Ulitin ko for the last time. Okay lang. Walang masama dyan. Gusto mo ng branded na damit, gusto mo ng flagship na smartphone, gusto mo ng magandang klase ng gadget, gusto mo ng branded na bags or whatever na gusto mo. Walang masama doon as long as meron kang sapat na pera pambili nun. Kumukurot ka lang, hindi ka dumadakot. Kasi itong luxuries na to, itong mga luho natin, kaya natin mabuhay na wala yan eh. So dapat ang priority ng pera natin is yung mga bagay na hindi natin kayang mabuhay na wala. Pagkain, medicine, shelter, yung basic needs. Alam nyo na yun, basic. Unahin nyo yung tamang pundasyon pagdating sa pera, hindi yung magpa-impress ng ibang tao. And finally, number 3. Ito na. Ito yung madalas kong naririnig. Madalas kong nababasa. Madalas tinatanong sa akin. And number 3 na money mindset na nagpapahirap sa'yo. Mas importante sa'yo yung investment kaysa sa cash flow. In short, maling mindset pagdating sa investment. Sana ko nagkamali.
Kasi yun yung madalas kong nakikitang tanong. Especially sa TikTok, yung mga tanong na, ano magandang investment? Saan ako dapat mag-invest? Paano mag-invest? Mukha kang invest, bukang bibig mo invest-invest, anong i-invest mo? Kaya sabi ko, di ba yung money mindset number 3 na nagpapahirap sa'yo is maling mindset pagdating sa investment. Kasi majority sa mga nagtatanong sa akin doon pagdating sa investment, ang akala nila, ang iniisip nila, ang ine-expect nila, mag-i-invest lang sila, wala na silang gagawin, tapos yayaman na sila. Hindi mali yung investment itself. Tama yun. Pero yung mindset nung gustong mag-invest, yun ang mali. Mag-invest na ako, magandang pera, tapos hintayin ko na lang mga maliyak na ako. Emotional damage! Ang utak mahirap ay gusto na magkaroon ng maraming pera na hindi nila deserve, na hindi nila pinaghihirapan. Nang sobrang bilis. Lotto mentality. Bakit ang daming tumatayan sa lotto? Eh, di ba alam nyo naman yun? Majority sa inyo alam nyo yun na mas mataas pa yung chance na tamakan ka ng kidlat. Why are you gonna pay out this? Isa manalo ka sa loto, mas mataas pa yung chance na habang nagda-drive ka or nagko-commute ka papunta dun sa tayaan ng loto is madisgrasya ka. Mas mataas pa yung chance na tamaan ka ng bulalakaw kaysa manalo ka sa loto. So kung ganun yung way ng thinking mo sa investment, yun yung isa sa reason bakit ka mahirap financially. Palagi kang kinukulang, palagi kang kinakapos, palagi kang walang pera. Di mo mabili yung mga bagay na gusto mo. Ang tamang thinking pagdating sa investment, hindi investment ang inuuna. Ito personal ko to ha. Para sa akin, ito yung nag-work sa akin. Hindi investment ang dapat mong unahin. Hindi investment ang dapat mong isipin. Huwag kayong magpadala dun sa mga nakikita nyo na late ka na, nalilate ka na, dapat mag-invest ka. Hindi, sabla yun. Ang pinakauna na dapat mong isipin, ang pinakauna na dapat mong i-focus, na dapat mong palakihin, yung cash flow mo, yung pumapasok na pera sa'yo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Kasi yung excess nun, o yung surplus, o yung sobra nun, yun yung pwede mong i-invest. Kasi ang basic mindset pagdating sa investing is mag-invest ka ng something na okay lang sa'yo kahit mawala. E ang thinking mo, investment, invest lang, hintay, yayaman, walang ginagawa. Kaya walang nangyayari sa'yo eh. At ito rin yung reason kung bakit maraming nai-scam. Kasi ganun yung pinapangako ng mga scammer eh. Yun yung gustong-gusto ng mga tabad. Eh. Yun yung gusto-gusto ng mga may lotto mentality. Gusto yayaman na walang kahirap-hirap eh. Huwag kayo iiyak! So ang unahin mo, ang maging focus mo, cash flow. Paano mo mapapalaki yung pumapasok na income sa'yo? Pwedeng sa trabaho, ma-promote ka. Pwedeng sa negosyo, mag-business ka, mag-side hustle ka. Diba, mag-aral ka ng skills na makakatulong sa'yo para kumita ng malaki. Ang daming ways. At isa yan sa mga tinuturo namin sa Team Genuine Academy. Paano ka makapag-start ng sarili mong negosyo na hindi nalulugi sa maliit na kapital? Para meron kang additional na cash flow. Para mapalaki mo yung cash flow mo. Yung susobra dun, pwede mong invest. Pero yung mindset sa investing, ganun pa din. Yung i-invest mo, dapat okay lang sa'yo kahit mawala. Kung hindi okay sa'yo yung ganun, huwag ka mag-invest. Actually, sa tinuturo ko sa Team Genuine Academy, malayo pa yung investment eh. Mas may importante pa, number one nga yung cash flow. Ang sumunod dun is healthcare or insurance. Diba? Ang sumunod dun is, tawag dito, yung utang. Dapat wala kang bad debt. Ibig sabihin ng bad debt is yung utang mo na nag-i-interest, na nagpapatong-patong yung interest kasi di mo binabayaran ng buo. So, ulitin ko for the last time, ang ikatlong money mindset na nagpapahirap sa'yo ay yung maling mindset mo pagdating sa investment. Yung akala mo wala kang gagawin, invest ng pera, yayaman ka na. Yun yung magiging isa sa pinaka magiging rason kung bakit mananatili kang mahirap. Mananatili kang palaging kinakapos. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!